Kanina pa po sila umalis ng mama niyo. Magmamadali. Sila, oo. Ikaw hindi. Mandodo, kanina pa to rito. Hindi mo man lang pinagkabalang pulutin. Pasensya na po. Ang mga pag-aaring ito ay ililipat na namin sa mga pangalan ninyo. Pa, 2 taon pa lang ako abogado. Ewan ko sa'yo, kuya. Pero kahit kapapasok ko pala na dentista, daanin ko na lang sa form na itong property na ito sabihin parang niya. Nancy, buwena. Pag-aralan niyo na yung mga nakuha niyo, ha? Tapos pag-usapan natin kung paano nyo nabuhin ito kahit hindi pa kayo mga doktor. Di ba namin pwedeng sabihin na minana namin sa inyo to? Papa, hindi ka basa-basa government employee. Chief Operation Officer ka na. Saka ikaw, Mama, department head ka na ng training division nyo. May pambili na kayo! Mark! Mark! Tol, di ba parang ang bastos naman nung biglang larga mong yun? Bakit? Hindi rin ba kabastusan na bigla ka na lang nanahimik sa gitna ng hatian ninyo magkakapatid sa mga property ng mga magulang nyo? Nagtanong ka pero di ka nag-follow up. Ano ba problema mo? Ikaw ang may problema! Kayong magkakapatid! Tol, sino maniniwala na nakabili ng house and lot sa Teacher's Village ang baguhang abogadong gaya mo? Minana ko! Minanang paano? Papa ko! Papa mo, 1 taon pa lang COO! Ang mama mo, 2 months pa lang training officer! Imposible naman lang yata, ang dami na lang nabiling properties! Ano, travel dito, travel doon? Mga investment, ano? Nung inspector pa lang sila? Supervisor? Nanalo ng sweepstakes ang mama ko! Nanalo ng sweepstakes? Sinong hindi nagago mo? Isi! Tol! Isi! 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 Ano ba? Magkaibigan kayo! Isi! Pinapunta ako rito ng papa mo. AC. Bisita ka ng papa. Sa kanya ka mag-shake hands. Ito ka maupo, attorney. Papa, ba't na yung abogado rito? Bakit siya? Hindi ako, kuya. Sagot na, please. Ang sino mang dapat sumagot bago ako mapaalap ng wala sa oras. Nasama ang inyong papa sa isang motu proprio lifestyle check na ginagawa ng ombudsman sa mga government officers. Ayon sa Field Investigation Office or FIO, ang mga statements of asset and liabilities o SALEN ng inyong papa ay hindi tugma sa pangkalahatang halaga ng kanyang mga investments, mga mayat-mayang foreign trips at mga ari-arian na naipundar. Naghahain ng paratang ang FIO laban sa inyong papa. Dishonesty, grave misconduct,
and conduct prejudicial to the best interest of the service. Pursuant to Section 22 of the Omnibus Rules Implementation 5 of the Second Order 292. In the same complaint, FIO asks first a preliminary investigation against Angel Centinera for violation of Section 8 of the Republic Act number 6713 and Article 183 of the Revised Penal Code. And secondly, for forfeiture proceedings against spouses Nona and Angel Centinera and their children. Paano ito? Ano pa ito nalaman? Ano alam ni Kuya? May skandalo ba tayo? Teka, sandali! Tayo sabay-sabay! Tayo nagkakarinigan! Pamba, makukulong ka! Mapaparusahan ka! Hindi man makulong, siguradong tanggal sa trabaho. Kansiladong eligibility, retirement benefits, at panghabang buhay na disqualified sa government service. Yung bang gusto mo? Di halos nagbagong lugar na ito, ano? Para mga tao lang nagbago. Ng itsura, ng ugali, ng prinsipyo. AC, tama na! Tumanda na tayo! Lagpasan na natin yung away na to! Away na nangyari dahil sa pagka-self-righteous mo. Tapos eto ka. Abogado ng mismong pamilyang dinaot mo. Kliyente ang lumapit sa akin. Tatay mo mismo. Bakit di mo tinanggihan? Dati tayo nang maging magkaibigan. Nagsalo sa isang pinggan. Nagkagalit man tayo, ang tatay mo parang tatay ko na rin. Kung ayaw mo maniwala, problema mo na yun! Wala lang po ito, tita. Importante mapag-usapan ng kaso. Anong worst case scenario, Attorney Mark? Lalabas ba ito sa media? Malalaman ba ng iba? Kapag umabot ito sa Supreme Court o Supreme Court reports annotated, kung saan mabubuklat at pag-aaralan ito ng mga law students, doon lalabas ang mga detalye. Pati ikaw! Ano nangyari? May laban. Ang valuation ng ombudsman sa mga properties ng papa ay based sa prevailing market prices at hindi sa actual na presyo ng bilhin ng mga ito. Masagwang tingnan kung ako. Ang isa sa mga property na ako ni question ay nasa pangalan ko. But, we're in good hands. Magaling ang abogado natin. Salamat, Mark! Maglaban tayo. Nalig mo yun. Magpa-file ako ng motion for reconsideration. MR lang ang katapat nito. Isama mo na rin ang jurisdictional challenge. Dahil hindi dapat ang ombudsman ang nag-file ng charges laban sa akin, kundi ang immediate head office ng ahensya ko. Marami pa pong mga ini-issue laban sa inyo na pwedeng questionin. Hanggang saan tayo lalaban? Hanggang kailan? Malamang nag-aaral na tong baby ko bago sumagot ang Supreme Court. Naiwan ko na muna kayo. Sa akin, no news is good news. Kasi kung talagang guilty ang tingin nila sa papa, agara nang lumabas ang desisyon. Sobrang tagal naman. Nakailang presidente na ba ang kasong ito?
Hindi ko na dadaanin sa angal. Pre-selling pa lang. Kaya mura din na naman kasawa sa condo na yan sa BGC. Parang patunay na hilig talaga ng pamilya mag-invest. Noon, lalo ngayong professional sa tayo. Ito, tingnan nyo sa News Manila. Parang niya ako oh. Malapit yan sa hospital ko. Alam nyo, nagkamali ako eh. Hindi ko dapat isinalin sa mga pangalan ninyo yung mga ari-arian natin noon. Kasinungalingan yun. At alam ng lahat na ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Pa, relax muna. Wena, kumusta ang BP niya? Okay naman, medyo mataas, but not alarm. Ma, paan kita? Hindi ba kayo napipintasan sa mga trabaho nyo? Mga nahuhusgahang doktor, yun yung mga hindi magagaling. Yung mga nakakaiyo na scalpel sa mga taong inooperahan nila. At yung mga pharmaceutical companies na hindi nagreseta ng mga generics. Ikaw. Tol, thank you. Talagang stood by us. Karapatan talaga ng akusado na meron siyang protection sa batas. Eh kung sa mismong korte nga, nag-aapoy itong judge na magpo-pro bono para sa mga walang abogado. Kayo pa, eh di na kayo iba sa akin. Tol, maigpit si Chief Justice. Si tingin mo may panalo? Okay, so may ilang years na hindi nakapag-file ng salin ng papa. May mga salin na kulang ang deklarasyon, etc., etc. But others have done much worse. Openly corrupt na hindi nare-report, hindi nakakasuhan, hindi nahuhuli. Kaya ginagaya ng iba. Parang follow the leader lang. Ganyan nakataas ang stress level mo. Magpa-replace ka na. Ray pang kaso, okay? Kaya gusto ng client na babayang lawyer para disimilado ang pagka-rapist niya. Kailangan mag-resign ako sa opisina ko. Mag-resign ako. Hindi ako magpapagamit para makapanalo ng kaso. Cheers! O tapos, anong pinag-usapan ninyong mga abogado? Ayun, na meron talagang magtatanggol sa kliyente. Dahil karapatan ng akusado magkaroon ng abogado. At the same time, meron din mga abogadong tatanggip kapag hindi nakomportable sa kaganapan. Alam mo, AC, tama ka eh. Dapat nakinig ako sa'yo noon nung pinaalala mo sa akin na kapapasa mo pa lang ng bar at imposible na makabili ka ng bahay at lupa. Pa, matagal na yun. Kaya tanong ngayon, ha? Hanggang ngayon, hindi pa nare-resolve ba? Ramdam ko ang pagkatalo. Pa, iba-ibang klase ng pagkatalo. May mga pagkatalo na para ka na rin nanalo. Ikaw ang nagsabi sa akin yan. Nung una kong sabihin na gusto kong mag-abogado. Hello, Nancy. Ano, bakit? Papa, buti naman gising ka pa. Well, ito, medyo patulog na. Birthday kasi ni Jojo. Pwede ba ko dyan gawin? Bakit? Makatatanggi ba ako sa'yo? Darling! Hmm. Good news! Oh, good news! Good news din ito, ha? Ang apo mo, gusto dito mag-birthday. Ay, tungkol din ito sa apo! Papa! Hmm. Finally, nabuntis na po ako. Ba? After 6 years, nabuntis na po ako. Ha? Oh, Nancy! Nancy, narinig mo yun, ha? Buntis na ate mo! Lola na naman ako! Saya-saya po!
Kuya? Oh, ano? Huwag mong sabihin, buntis ka rin. Parang gano'n na rin. Si Christy, kumpirmadong buntis. Kambal ang dala-dala. Kambal! Lalo! So, order. Tatagan mo ang loob mo. Hindi kita iiwan. Nandito lang ako, mahal. Ito lang ang bibigyan sa mga anak mo. Bumaba na ang desisyon. Kung tama ang Court of Appeal sa kanilang Asylum Decision and Resolution, finding ang Hill Centenera Ilagman administratively liable for dishonesty and grave misconduct. Ipaliwanag sa akin itong mga attorney. Na-dismiss ang grave misconduct na dishonesty, tama? Yup. Na-appreciation, tama? Yup. Dishonesty na lang natira. Na lang? Kuya? Paano naging nalang iparehas ang parusa sa grave misconduct at dishonesty? Correct. Dismissal from service, cancellation of eligibility, forfeiture of retirement benefits, and perpetual disqualification from re-employment in the government service. Paano naalis ang grave misconduct? Hoy, attorney. Ikaw nagsara ng kaso. Kausapin mo nga ito. Hindi ba kayo nagtataka? Parang asaya ng papa nyo, parang hindi natulan kayo ng umaga. Teka, asan pala yun? Terrible! Ang pagod ko sa kakahabol sa mga batang yun, ang bibilis tumakbo! Ikaw nga ang tunay na junior ko, ha? Angel Centenera, AC. Alam mo, tsempong-tsempo yung pagpapaalala mo sa akin na laging may dalang panalo ang pagkatalo. Nasentensyahan ako na hindi na lang isa ang apo ko. Madadagdagan pa ng tatlo. Oo, nang daya ako noon sa salin ko, pero sinisigurado ko na tuturuan ko ng tama ang aking mga apo. Hindi nila uulitin ang mga pagkakamali ng kanilang lolo. Wala sa kanilang magiging sinungaling. Walang magiging magnanakaw. Cheers! Cheers! Cheers!